Hello guys. Bale, ito meron na nagdala sa akin kanina na defect na computer niya, desktop niya. So trinay ko na palitan yung ano, yung memory kanina. Hindi pa rin nagsisindi, hindi pa rin nag-start up. Umaanda rin pa niya, pero wala siyang, may power siya, wala siyang display. So, dinilinisan ko na rin yung proxy niya. Nagpalit na rin ako ng thermal paste. Tapos, nilinisan ko rin itong panya. Umaandar pa rin yung panya, pero ganun pa rin, wala pa rin siya display. So, inalis ko sa case. Baka sakaling halimbawa grounded, isa yun siguro sa ano, problema. Hali yun, okay. Sisimulan natin sa tinanggal na natin yung power supply sa case. So kung magsisindi siya dito nang wala sa case, magdi-display siya, ibig sabihin grounded siya. Isa sa mga cause niya ay grounded. So, try din natin na i-motherboard reset. Kapag ma-motherboard reset po, kailangan niyo muna tanggalin yung proxy, memory, CMOS, at saka yung ano, yung kung mayroon kayong graphics card, tanggalin niyo po yun. Tapos, saglit nyo lang i-start. Pag umikot naman yung pan niya, ano nyo na, patayin nyo na ulit. O, turn off nyo na para nag-motherboard reset. Reset na po siya. Okay po. Okay. Kailangan natin ng saksak sa power supply. Ingat po kayo sa mga kuryente nyo. Yung ano, wiring po. Manual start natin siya. Gamit lang po yung screwdriver. Ito yung kumuran po dito sa magpagitan ng startup niya. Para umikot siya. Pang mag-start siya. Kaya malalaman natin kung mag-bubot siya. Ali, nakaset up na ang ating monitor. Monitor natin. Okay. Okay, yan. I-start na natin siya na ano, manual. Ito manual start. Ipipasukin lang natin siya dito. Ididikitin lang natin yung dalawang mga maliliit na pin. Okay. Ngayon, paano malalaman niya kung nag-boot siya sa kanya ano niya? Kailangan po itong ating keyboard ay ilaw ito pagka pinipindot natin yung numlock. Okay? So, kung may video card kayo, maaaring sa video card siya dumirect na ano, nag-boot. O kung nakasaksak ang inyong video sa motherboard, dapat ilipat ko siya sa video card na kasi baka doon siya nag-boot up. Maaaring sa video card or sa motherboard siya nag-boot. Hahanapin nyo lang po. Lilipat nyo lang po siya. At dito wala pa rin siyang ano, display. Maaaring ang cost para nangyari sa inyong monitor or sa VGA. Maaaring defect ang VGA or monitor, settings ng monitor or sira yung monitor. Ganun. Guys, hahanapin nyo po yung ano, control panel niya. Yung front panel niya dito sa ano, pagsusuksukan nyo. Kasi marami pong klase ng pin dito. May pang USB, may pang ano, audio. Baka saksak mo lang po basta yung pin nyo. Hanapin nyo po yung front panel. May nakalagay na front panel. Tapos ito sa kabilang side niya, may nakalagay na ano, start o power. Sa kabila, may nakalagay naman na restart. Okay? Bali, ganun. Yung umikot po yung pan. Guys, umikit yung pan. Ngayon, titignan natin kung iilaw siya. Babantayan natin kung iilaw ito. Kapag may nanamlock tayo, dapat iilaw siya para malaman natin kung nag-boot up talaga siya sa Windows na. Ngayon, kapag di siya umilaw, ibig sabihin, may problema yung ating computer na sa pag-boot up. Kailangan po natin magpalit ng memory kung sakali or linisin ng proxy kung sakali. Ngayon dito, minimisa ko na at palit na ako ng proxy. Pero tatry ko pa ulit magpalit na ibang memory. Okay.
Mainit naman yung prosi. Ibig sabihin, gumagana yung prosi. Palit na rin ako ng hardisk kanina. Eh, tsaka yung power supply niya, okay naman, tinesting ko naman sa ibang computer. I mean, yung processor mo, pag tinatch mo to, minute, okay siya. At siya hindi minute, ibig sabihin, dead na yung prosi mo. So ang findings ko rito, motherboard. Kung meron lang tayong pampalit na motherboard, susubukan sana natin. Sa ngayon wala, pero i-offer natin sa kanila na ipatry sa ibang motherboard yung kanilang processor. If gagana, kapag gumana yun, ibig sabihin, dead na yung ano nila, motherboard, tapos yung prosi, okay pa. Sa ngayon, hindi pa siya ako nagre-repair ng motherboard dahil may kinalaman siya sa electronic. Hindi na po tayo gumagawa ng bali computer na lang tayo troubleshoot. Okay. So ngayon, ang iyon ang recommendation natin sa may-ari nitong ano na to, CPU, desktop. Okay? Hindi man natin na solve. Umilaw. Bumukas! Look! Bumukas yung monitor! Ala, ang galing! Bumukas! Sa huling pagkakataon, bumukas siya! Akala ko, dead na talaga yung motherboard niya. Bumukas, nagulat ako. Nagsasalita ako kanina, hindi ko alam, umilaw na pala yung keyboard. Ayan o, basahin natin, may nakasulat dito eh. Ayan. So, ang nakalagay dyan, ito, may nakasulat. Press F7 to enter. BBS pop-up. Press delete or F2 to enter setup. Okay? CMOS settings wrong. Okay? Dahil, may motherboard reset natin kanina. So, nag-default yung kanyang system. So, ang gagawin natin, pipindutin natin yung try kong pindutin yung F2 dito. Kung ano maling yan, okay. Pinindut ko lang F2. Yun! Pumasok na tayo sa BIOS settings. Okay. Wait, mukhang maganda to. Bababa ko lang ang aking monitor. So, bumukas siya guys. Ibig sabihin, may result yung ating ginawa. Ito. Ito po, bumukas at sa dami ng tinest ko na motherboard reset, CMOS reset, tapos tinesting ko yung mga RAM o mga memory kung anong compatible sa kanya. So may compatible naman na RAM na bumukas, nag-open yung kanyang display, monitor. Okay? So isi-setup natin to. Hindi masyado siya makita. Okay? So kailangan natin lang gawin, isi-setup natin. Restore default ko lang. F10. Para masave mo lang yan. Yun guys. Since na yan, hindi na siya. Palagay ko, okay na to. Enter lang natin yung ano ulit niya. F2.
Okay, so na-resolve natin. Hindi ko akalain na, kala ko kanina susukuhan ko na na ano, sabihin ko lang sa may-ari na baka motherboard. So sa pag-test natin ng pag-try natin ng mga memories, yun, merong memory na nag-compatible sa kanya. So work tayo dito. Yan, umilaw. Ito yung sinasabi ko, guys. Pag umilaw yan, sigurado nag-boot yan. Nag-display boot yan. Sa ngayon, okay na tayo dito. Salamat nga pala sa mga nanood. Please subscribe na lang. Like and subscribe na lang po. Salamat po. Sundis yan. Okay, ito. Kita na naman tayo.